Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na. Aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. TWIZ Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo, kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng ating impila may totong lakas. Dito ang UIC 882 at Alive Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Lunes, Pebrero at 12 na taong 2024. Silipin na po natin ang mga nanggigising na headline. Pinoy Gising! Death toll sa landslide sa Davao de Oro lumobo na sa mahigit 50. Mahigit 2 milyon toneladang basura na pupunta sa karagatan ng Pilipinas ayon sa World Bank. Tapos ang sunod-sunod na price hike, rollback naman sa oil products, aarangkada na bukas. Paribagong pagtinig ng Senado sa charter change, sisimulan na ngayong araw. Sa kabila naman ang kanselasyon ng pasaporte ni dating Congressman Tevez, pinatalsik naman babatas, hindi agad maaaresto. At dalawang araw bago ang Valentine's Day, presyo ng mga bulaklak, tumaas pa. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 4:00 makalipas ang alas 4 na ng morning, Drew Nasino rin po ang inyong makakasama hanggang alas 5 po tayo ng Pinoy Gising. Pinoy Gising! Update po tayo doon sa naganap na landslide dyan sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Tumaas pa ang bilang ng mga nasawi matapos nga ang landslides dyan po sa nasabing lugar. Ayon sa NDRRMC, sumampa na sa 54 ang death toll, habang 63 ang bilang ng nawawala. At aabot naman ho sa 32 ang nakaligtas, kabilang na po dyan yung tatlong taong gulang na babae na biktima ho ng landslides. Yun po yung na-recover nung pong nakaraang Biyernes. At batay naman po sa datos ng Maco Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, hanggang kagabi po ito, alas 7 po ng gabi, yan yung sinasabi ho nila dito na 54 ang yung mga nawawala pala ay nasa 63, dati po ay last week nasa 83 po yan. At sinabi naman po ng Eastern Mindanao Command na ang landslide ay nakaapekto naman sa ilang mga bus ng Apex Mining Corporation. 86 na empleyado po ang lulan dito pong mga bus. At patuloy po ang search and rescue operation, search, rescue and retrieval operations dyan po yan sa Barangay Masara sa bayan ng Maco, Davao de Oro. At maidagdag lamang ho natin dyan, mga katodos, at inyo pong nakikita yan pong lugar kung saan po naganap yung landslides. Ilan pong kabahayan din po ang natabunan dyan po sa Barangay Masara. At batay nga ho sa datos ng NDRRMC ay yung pinsala po na dulot po ng kalamidad, yan po ay flash floods, landslides, dulot po yan ng easterlies, mga pag-ulang dala po
ng low pressure area, yung natunaw po ng low pressure area dyan po sa bahagi ng Mindanao. Ang total damage po ay 738.6 million pesos. Kabilang na po yan yung landslide na naganap po dyan sa Mapo. Sumampa na sa 738.6 million pesos. Yan pong halaga ng pinsala sa infrastruktura dulot ng pagbaha at landslides. At ayon nga sa NDRRMC, nagtamo ng 473 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura ang Caraga at mahigit 265 million pesos naman sa Davao Region. Nasa 1,300 kabahayan naman ang nawasak dyan po sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga simula Enero 28 hanggang Pebrero 3. Samantala, sumampa naman sa mahigit 1.3 milyong katao ang apektado ng kalamidad sa mahigit 800 barangay dyan po sa mga nasabing rehiyon. Pinoy Gising! Pinangunahan naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng trap ng low pressure area dyan po yan sa Davao Region. Ayon kay Secretary Gatchalian, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-utos sa kanyang bumalik sa Davao de Oro upang personal na masuri ang sitwasyon at mga pangangailangan ng mga apektadong residente para agad na matugunan ng pamahalaan. Una nang binisita ng kalihim mga sugatan sa nanaka-confine sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City upang personal nga na ibigay ang medical, kanilang medical assistance. Nagtungo rin si Gatchalian sa punerarya sa bayan ng Mawab kung saan nakaburol yung mga nasawi nga para sa pamamahagi ng burial assistance. Binisita rin ng kalihim ang mga biktima ng landslide dyan po yan sa Barangay Masara sa bayan ng Mako at yung mga evacuee sa nasabing lugar. Pinoy Gising! Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Davao de Oro na ipatutupad nila ang no-build zone. Hindi pa ba? No-build zone policy o pagbabawal na gumawa ng infrastruktura, magtayo po na mga infrastruktura sa mga delikadong lugar na tinukoy ng Project Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ito ay kasunod na nga rin ang naganap nga na landslide sa bayan ng Mako kung saan 54 na ang nasawi. Ayon kay Davao de Oro Executive Assistant on Information and Communication Edward Makapili, obligado ang LGU na ipatupad ang no-build zone. Lumambot ho kasi lupa riyan. Una na nga binulgar ni Makapili na dati na palang ipinagbawal ng Project NOAA ang pagtatayo ng mga infrastruktura dyan po yan sa landslide prone area sa Barangay Masara. Pinoy Gising! Sa iba pang tapok na balita, abot na sa 2.7 million tons ng plastic waste materials o mga basura sa ang napupunta sa karagatan ng bansa. Batay ito sa ulat ng World Bank. At ayon kay Interior and Local Government Secretary Benor Avalos, nasa 0.3 kilos ng basura ang nalilikha ng bawat tao sa bansa kada araw. Aabot naman sa 0.07 kilos ng basura ang nililikha ng mga residente ng lungsod kada araw. Iba yung nililikha ng mga residente na sa lalawigan kumpara doon sa nililikang basura ng mga taga-lungsod. Mas marami daw po yung mga taga-lungsod sa makatuwid. Ipinaliwanag ni Secretary Avalos na maaaring magdulot ng sakuna sa karagatan, yung mga sa marine life, lalo na sa mga coral reef, ang mga basurang plastic na hindi nabubulok at napupunta sa karagatan dahil na mananatili ang mga ito roon sa mahabang panahon. Pinoy Gising! Inanunsyo naman ng Canadian government na mamumuhunan ito ng $28.15 million sa Pilipinas para sa pagsisikap na makamit yung climate adaptation at resilience laban sa natural calamities at healthcare services. Ginawa ni International Development Minister Ahmed Hussein ang payag kung saan binanggit din ito ang 75 taong matatag na bilateral relation
ng dalawang bansa. Sa pamamagitan anya nito ay makabubuo na mas malusog at mas matatag na komunidad sa Pilipinas maging sa Canada. Susuportahan din ng investment ang $8 million project ng Forest Foundation Philippines na layuning tumulong sa financing at capacity building upang suportahan ang gender responsive nature-based solutions o solutions sa pagbabago ng klima at biodiversity loss. Pinoy Gising! Para ho sa mga motorista, matapos ang ilang sunod na linggong oil price hike, asahan na po bukas ang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil dito magkakaroon ng 10 sentimo hanggang 30 sentimos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Si Tenta hanggang 90 sentimos naman ang inaasang rollback sa kada litro ng gasolina. Asahan na rin ang 20 hanggang 40 sentimos na tapyas sa presyo sa kada litro ng kerosene o gas. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, duda si Senator Amy Marcos na handang suportahan ng Kamara ang mga amyendang economic provisions ng Senado sa Konstitusyon. Ayon kay Senador Marcos, kung totoo ito, ay bakit tuloy-tuloy ang suhulan sa People's Initiative o PI sa iba't ibang lugar gaya ng Benguet? Wala niyang isang salita ang mga kongresista, kaya wala nang tiwala ang mga senador sa mga ito. Una nang hinamon ng presidential sister ang mga kongresista na amining political provisions ang tunay nilang pakay sa charter change. Ipinunto rin ni Super Ate na aabutin ng 14 billion hanggang 15 billion pesos ang gastos sa pag-amyenda ng sasaligang batas na dapat sana ay gamitin na lamang sa mga biktima ng kalamidad, lalo sa Davao Region. Hindi rin kumbinsido ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na bubuklatin ang konstitusyon para lang sa advertising industry na wala naman anyang problema. Aminado rin ang mambabatas na wala pa siyang posisyon sa Resolution of Both Houses No. 6 na tinatalakay ng Subcommittee on Constitutional Amendments ni Senator Sonny Angara. Ngayon nito, muling tatalakay ng naturang panukala ngayong araw. Pinoy Gising! Samantala, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi agad mapapa-aresto o ma-aresto si dating Negros Oriental na Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito sa kabila ng utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 na kanselahin ang pasaporte ng pinatalsik na kongresista noong Huwebes. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ito'y dahil walang police power ang mga embahada at konsulado sa ibang bansa. Idinagdag pa ng DFA na nasa kamay na ng Timor-Leste ang desisyon kung ipadedeport ang dating mambabatas. Pinoy Gising! Tiniyak naman ng DFA na agad nilang ipatutupad ang kanselasyon ng pasaporte ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito'y matapos ngang ipagutos ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang kanselasyon ng pasaporte ng pinatalsik na kongresista noong Huwebes. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, makikipag-ugnayan sila sa lahat ng embahada ng bansa kaugnay sa naturang issue. At tatandaan, huling nakita, huling namataan si Teves na naharap sa kasong murder dahil sa pinaniniwalang pagpatay kay dating governor o dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Huli po siyang namataan sa Timor-Leste. Pinoy Gising! Nanawagan naman ang asawa ni dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo sa Department of Justice na huwag mapagod o matinag sa kaso laban kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ginawa ni Mayor Janice De Gamo ang payag matapos nga ang utos ng Manila RTC Branch 51 na kanselahin ang pasaporte ng pinatalsik na mambabatas. Pagdating nito, ikinalugod din ng byuda ni Governor De Gamo ang desisyon ng korte at tatandaang naharap ang dating mambabatas sa kasong murder dahil sa umunay pagpatay sa dating gobernador.
si Noy Gising! Tiniyak naman Interior Secretary Benor Abalos na hahabulin ng batas si dating Negros Oriental Congressman na Arnie Teves. Inihayag ni Secretary Abalos na walang makaliligtas sa hustisya at kanya rin pinaalalahanan ang mga opisyal na ang dating kongresista na hahanapin o pinaalalahanan din ni Abalos ang dating kongresista na hahanapin siya ng mga otoridad saan man siyang lupalop ng mundo magtago. Una nang inanunsyo ng Department of Justice na ipinag-utos na ng Manila RTC Branch 51 ang kanselasyon ng pasaporte ni Teves dahil siya nagpapatuloy na legal proceedings nito kaugnay sa kinakaharap niyang kasong multiple murder. Bago din nitang si Teves, ang isa sa mga itinuturing na nasa likod ng pagpatay ni dating Negros Oriental Governor Roel De Gamo noong Marso ng nakaraang taon. Si Noy Gising! Sa oras na 18:08 makalipas ang alas 4 ng morning, sa iba pa rin paksa ng mga balita, dumoble na ang presyo ng mga bulaklak sa ilang pamilyan sa Metro Manila ilang araw bago ang Valentine's Day. Sa Miyerkules po yan. Ayon sa mga vendor, ito'y dahil tumaas din ang kanilang puhunan bunsod nga ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga supplier. Batay sa ulat, umabot na sa 1,500 pesos ang presyo ng isang dosenang red roses. Wow, grabe. Mula sa dating 700 pesos, dyan po yan sa Farmers Market sa Araneta City sa Cubao, Quezon City. Wala, doble ha. Nakakalaga naman ng 1,000 pesos mula sa dating 500 pesos ang kalahating dosena ng pulang roses. Abang 2,000 hanggang 2,000 pesos ang special bouquet na dating 1,000 pesos lamang. Ang tatlong sunflowers naman, grabe, 2,000 pesos na po mula sa dating 1,300 pesos. Bagamang kapansin-pansin na hindi pa gaanong marami ang mga dumarayo sa Dangwa, Jampuin, sa Sampaloc, Maynila, inaasahan naman ang mga nagtitinda na daragsa ang mga mamimili habang papalapit ang araw ng mga puso sa Miyerkules. Si Noy Gising! Speaking of araw ng mga puso, 58% ng mga Pilipino ang masaya sa kanilang love life. Batay ito sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS noong Disyembre 8 hanggang 11 sa 1,200 respondents. Lumabas din sa pag-aaral na 23% ng mga Pinoy ang naniniwalang mas magiging masaya pa sila. Kagdi nito, umabot naman sa 19% ang walang love life. Si Noy Gising! Kagdi pa rin niya, naabot naman sa 16% ng mga Pilipino ang nagsabing pera, mas gugustoy nilang makatanggap ng pera na regalo ngayong Valentine's Day. Ito'y batay sa isinagawang survey ng Social Weather Station sa SWS simula December 8 hanggang 11. Sinundan ito ng love and companionship na may 11% habang 9% ang nais makatanggap ng damit sa Hearts Day. Sinagawa ang naturang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Si Noy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Grupo ng mga consumers may babala sa mataas na singil sa kuryente. Detalye ehati di Patrol 5, IAU Pangko. Babala ang isang grupo ng mga consumers na ang mataas na singil sa kuryente ang bala kahit sa isinusulong na kampanya ng Marcos Administration na Bagong Pilipinas. Ito ang inihayag ni Rodolfo Avellana Jr., ang presidente ng United Filipino Consumers and Commuters o yung UFCC, pasunod ng panibagong 57 centavo kada kilowatt hour na power rate increase na inanunsyo ng Meralco. Iginiti Avellana na ang mataas na singil sa kuryente, lalo na sa mga Meralco service area na kabuuang 75% ng ekonomiya, ang pangunahing hadlang sa pagsisikap ng pamahalaan na makakuha ng mga investors
anya, hindi makakamit ang bagong Pilipinas kung hindi mariresolba ang pagiging mahal o mataas na electricity rates. Iminungkahi ng Consumer Group sa Kongreso na ipawalang bisa na lamang ang mga batas na nagbibigay daan umano sa mga monopolya sa electric utilities. Dapat na niya i-remisa na ang Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA of 2001 upang mapababa na ang cost of electricity sa bansa. Una nang inanunsyo ng Meralco ang pagkakaroon ng 57 centavo na taas singil upang mabawi ang 45 centavo per kilowatt hour na pagtaas sa generation cost na nagsimula nitong Enero. Patuloy naman ang investigasyon ng Kamara sa akusasyon ni Laguna Representative Dan Fernandez na di umano ay franchise abuse ng Meralco. It is battle number 5. Ayayo pa ako para sa mga lumayod ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Alright, maraming salamat si Patrol 5 ay Yubanko. Samantala, nagpakilig at hindi naman nagpahuli sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ngayon pong Valentine's season sa isang vlog na pinamagatang Ask Us Anything. Sumagot ang Pangulo at unang ginang sa ilang katanungan kung nagde-date pa rin ba silang mag-asawa sa kabila ng pagiging abala sa kanya-kanyang schedule. Minado si Pangulong Marcos na mahirap balansehin ang kanilang mga trabaho at personal na buhay. Pero hinahanapan umano nila ng oras ang isa't isa. Dapat naman, kung din ito pinayo ng dalawa, ang mga magkarelasyon na iwasang magpadala sa stress, masubukan palaging tumawa para maging magaan ang anumang sitwasyong pinagdaraanan. Pinagdagdag pa ni PBBM na dapat mag-usap. Pinayuhan din po niya ang mga magsing-irog na dapat mag-usap ng personal at huwag idaan sa telepono o social media ang mga bagay-bagay. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, na nawagan ng isang mambabatas kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging makabayan at suriing mabuti ang hirit nitong humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ipinaalala ni La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega, miyembro ng House Committee on Public Order, ang nakasaad sa Biblia na ang hating bahay ay hindi magtatagal at isang paalala na ang pagkakaisa ay malaga upang matamo ang katatagan at tagumpay. Binigyan din pa ng kongresista na ang pagsusulong ng secession ang higit pang magpapalalim sa pagkakaiba ng mga Pilipino na patuloy na humaharap sa mga pagsubok matapos nga ang pandemya. Dapat anyang tutukan at pagtataguyod at pagpapanatili ng pagkakaisa at pagpapaulad ng bansa sa halip na ipanawagan ng pagkakawatak-watak. Sinabi pa ng mambabatas na mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagpapanatili ng pagkakaisa lalo na sa iba't ibang suliran ng kinakaharap ng bansa. Inukoy pa na mababatas sa mahalagang bahagi ng Mindanao sa kasaysayan ng Pilipinas, mayamang kultura at ambag sa kaunlaran ng bansa. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, taliwas naman sa isinasaad ng saligang batas ang panawagang iwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ito naman ang paalala ni One Rider Partylist Representative Roch Gutierrez kaugnay sa isinusulong ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez. Bukod sa hindi naaayon sa konstitusyon, inahayag ni Congressman Gutierrez na walang dahilan para humiwalay ang Mindanao bilang bahagi ng Pilipinas. Kung papayagan anya ito, ay maaaring maapektuhan ang ekonomiya at maudlot ang pag-unlad ng Mindanao maging ng buong bansa. Pinagtataka rin ng kongresista ang naging pahayag ni na dating Pangulong Duterte at Alvarez na kapwa pa naman mula sa Mindanao. Binigyan din pa ng kongresista ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pambansa pagkakaisa alang-alang sa kaunlaran sa ekonomiya at lipunan. Pinoy Gising! Opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. D-W-I-Z Pinoy Gising! Pinoy Gising! So
Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap po ng pag-uulat mula sa labas ng impila. Metro Patrol reports! Mula kay Kakang Louie Angles, dyan sa Bulacan, alamin po natin ang pag-uulat, Kaka. Go, Louie! Go ahead, Louie Angles! Alright, sige, babalikan doon natin si Kakang Louie Angles mula po dyan sa lalawigan ng Bulacan. Sa oras na 32 sandali makalipas ang ikaapat ng morning, Pinoy Gising! Sa ikalawang bugso ng Pinoy Gising, nababahala ang National Economic and Development Authority o NEDA sa mga panawagan nga. Ito pa rin po yung panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemarie De Leon, maaaring magdulot ito ng hindi magandang epekto sa lipunan lalo sa ekonomiya. Itinagdag pa ni Yusek De Leon na posibleng makasagabal din ito sa pagpasok ng mga investors sa bansa. At kung sakali ay kinakailangan na makipagkasundo ang pamahalaan sa Mindanao at magkaroon ng panibagong visa at passport upang makapasok dyan po sa naturang lugar. Pagdating nito, 16% naman ang gross domestic product ay galing sa Mindanao. Pinoy Gising! Sa bang leader mula sa Mindanao ang dumagdag sa mga nananawagan na itigil na ang unconstitutional na panawagan, yung paglabag nga daw ko sa batas. Ito pong paano kalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ipinaalala ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong, miyembro ng House Committee on Mindanao Affairs at on Muslim Affairs, na nagmula rin sa Mindanao sina dating Vice President Teofisto Gingona Jr. na bagaman ipinanganak sa San Juan ay lumaki sa Mindanao. Dating Senate President Aquilino Nene Pimentel Jr. at dating Senate President ngayon po ay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Una ng tinutulan ni House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manix Dalipe, maging mga taga Mindanao din po ito, Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, ang panawagan ni na dating Pangulong Digong at Congressman Pantaleon Bebot Alvarez na iwalay ang Mindanao. Ikinagulat naman ni One Rider Party List Representative Roch Gutierrez, sa abogado at miyembro ng House Committee on Constitutional Amendments, ang bayag ni na Alvarez at dating Pangulong Digong dahil taliwas umano ang isinusulong nila na secession na nakasaad sa konstitusyon. Pinoy Gising! Matala, tanggap po tayo. Balikan ho natin ang pag-uulat ni Kakang Louie Angles mula dyan sa Bulacan. Metro Patrol reports! Kaka! Yes, good morning, Kaka. 10 estudyante ng senior high school mula sa indigenous people ng bayan ng Norsgaray ang nagawaran scholarship grant na umabot sa halagang 30,000 sa ilalim na isa sa mga prioridad ng programa na pamahalaang lalawigan ng Bulacan sa tulong ng pang-edukasyon para sa mga Bulakenyo. Tulad din ng ibang mga estudyante na nais maging bahagi ng scholarship program, nagsumiti ang 10 scholar ng mga kinakailangang requirements upang mapabilang sa mga scholarship. Binigyan din ni Governor Daniel Fernando ang makahalagahan ng paglikha ng isang mga eksklusibo na komunidad pagdating sa edukasyon na magbibigay katiyakan sa mga karapat-dapat na estudyante na nakakatanggap ng kailangang pagkukunan upang matupad ang kanilang mga akademong layunin. Napakahalaga ng edukasyon sa pag-unlad ng bawat Pilipino, bawat tao, lalo na ang mga scholarship na katutubo ang pagbibigay ng tulong sa kanilang edukasyon ay isang hakbang tungo sa mas makatarungan at mas pantay-pantay na lipunan ng gobernador. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Angles para sa Impila Metro ng Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
Alright, maraming salamat si Kakang Louie Angles mula ho dyan sa lalawigan ng Bulacan sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Update pa rin po sa Mindanao na nanawagan naman si Cagayan de Oro, 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa mga nagsusulong ng secession na seryosohin at pakinggan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil dito. Naniniwala si Congressman Rodriguez na dapat ibasura ang naturang panukala dahil mismong si PBBM na ang nagsabing hindi ito uusad. Matatandang inihirit na o inihayag ng Pangulo na mabibigo lamang ang panawagan dahil nakaangkla ito sa maling basehan at taliwas sa itinatakda ng konstitusyon. Kagdito, sinabi naman ni Congressman Rodriguez na magiging counterproductive ito dahil matatakot ang mga investors na mamuhunan sa Mindanao. Binigyan din pa ng mababatas na hindi akma ang paghihiwalay ng Mindanao sa bagong Pilipinas na isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Sinoy Gising! Alright, tanggap pa ho tayo ng isa pang pag-ulat mula pa rin sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! May bago pong campus ang UCC dyan po sa Caloocan at yung groundbreaking ceremony para sa medical at health sciences. Detalye atid ni Beth Samson. Ate Beth? Opisyal nang sinimulan ang University of Caloocan City Campus matapos ang groundbreaking ceremony na panglima na sa lungsod. Ito'y personal na pinamunuan ni City Mayor Del Gonzalo Alang Malapitan sa Crispolo Street, Barangay 180. Ang bagong UCC Campus ay maghahain ng mga programa para sa medicine and the health sciences na magtatampok ng mga laboratorio, mga sinid-aralan sa tatlong gusali ito. Ayon pa rin sa alkalde, mula sa sira-sira, madilim at maruming campus noon, ngayon itatayo na ang ikalimang UCC campus na pwede na ipagmalaki ang sariling universidad ng lungsod at ang dekalidad na edukasyon na binibigay nito sa mga mag-aaral. Sa pagtatayo ng UCC College of Medicine and Health Sciences, mas darami pa ang mga professional na batang kangkalu sa iba't ibang larangan na may kinalaman sa medisina at kalusugan. Dagdag pa ni Malapitan na ito ay kanyang pangarap para sa mga kabataan ng Caloocan, mas malapit sa paaralan, may mga kursong pagpipilian, libre ngunit ikalidad na edukasyon, kaya walang dahilan upang hindi makapagtapos ng kolehiyo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, posibleng hindi kayanin ang mga maliliit na negosyo, mga employers sa bansa ang panukalang 100 pisong dagdag sahod sa minimum daily wage. Ito ang inihayag o inamin ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa kabila nga po ng isinusulong sa Kongreso na wage hike, legislated wage hike. At ayon kay Secretary Laguesma, mula sa registered existing business sa bansa ay mahigit 900,000 ang nasa micro, small at medium enterprises category. Bukod sa 100 pisong panukalang dagdag sa minimum wage kada araw, madaragdagan din ang mga benepisyo ng mga manggagawa na sasagutin ng mga employer kung maipapatupad po itong legislated wage hike, kung maisasabatas. Iginit pa ng DOLE na mas dapat pagtuunan ang pagtulong sa ngayon sa mga maliliit na negosyo, lalo na't nanggaling ang mundo sa COVID-19 pandemic. Pinoy Gising! Matala, tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Ang COMELEC ay handa na sa pagsisimula ng voters registration ngayon pong araw ho yan. Ang detalye atid mula Bicolandia ni Melvin Machado. Malaki ngayong umaga inaasahan ng Commission on Elections sa Naga City na meron ng pipila para makapag-rehistro. Ngayong araw nakasensimula ng voters registration ng mga maging butante sa darating na halalan. Ang Attorney Mike Julia, City Election Officer ng Naga, handa ang kanilang tanggapan na asikasuhin ang mga bagong butante na magpaparehistro Lunes hanggang Sabado. At para mas mailapit pa sa mga butante ang servisyo ng Commission on Election, ay magsasagawa umano sila ng satellite registration
election sa 27 barangay sa lungsod na magsisimula naman sa February 16, 2024. Ang registration ng mga botante magtatapos sa darating na September 30. Ang COMELEC ay may dalawalang na mandato ang magrehistro at magsagawa ng eleksyon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, maraming salamat Manoy. Melvin Machado, mula po diyan sa Bicolandia, Marinaga. Mga taga Bicol, o mga taga Bicol, ready na ho ba kayo, ha? For Wednesday, Valentine's Day. Ha? Siyempre, ready na ho, lalo ho yung mga bulsa. Pero maaring ipasa ng Senado bago, talaga? Maaari daw ipasa ng Senado bago ang Valentine's Day ang panukalang dagdag 100 pesos na minimum daily wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Anong araw ba ngayon? A 12. Bukas ay a 13. Ito ang inihayag ni Senador Nancy Binay na magandang regalo sa mga manggagawa sa araw ng mga puso. Matatandang isinalang na sa plenaryo ng Senado ang nasabing panukala sa panukala ay legislated wage hike. Abatid na sa 4.2 million na mga manggagawa ang makikinabang sa isinusulong ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development sa ilalim ng Senate Bill Number 2534. Mula sa dating panukalang 150 peso legislated wage hike ay inirekomenda ng komite na ibaba sa 100 pesos dahil halos lahat ng regional wage boards sa bansa ay nagtakda na ng dagdag sahod mula sa 30 hanggang 90 pesos. Pinoy Gising! Update nga po doon sa ito, yung voters registration. Mamaya po, aarangkada na ho ngayong araw ang voters registration. Magtatagal ho ito hanggang Setyembre at 30. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco, mas pinadali na ang pagpaparehistro kung sama rin na lamang i-download at sagutan ang application form sa kanilang website na www.comelec.gov.ph bago magpunta sa kanilang mga tanggapan. Pinayuhan naman ng opisyal ang mga magpaparehistro na magdala ng valid government identification card gaya ng passport, National ID, UMID ID, NBI clearance, LTO driver's license ID, PRC ID o senior citizen's ID. Hindi naman, habang maaari namang ipresenta na mga estudyante ang kanila pong school ID, kahit po yung library card pwede, basta't may pirma lamang ng kanilang mga school authorities. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa unibag na po ng Pinoy Gising. Ibang araw na ito ng Lunes, Pebrero at 12, 2024, tatlong araw, dalawang araw bago sumapit ang araw ho ng mga puso. And speaking of mga puso, aba, eto, ready na ko ba kayo? Lalo na po yung mga magsing-irog, mga mag-asawa, mga magkabiyak, ating pong balikan. Ano nga ba yung binanggit ho ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Bongbong Marcos at First Lady First Lady Lisa Araneta Marcos, ha? Yung payo po nila sa mga magsing-irog, mga mag-asawa, ating pong balikan. Ano nga ba yan? Andyan ba? Iano natin, pakinggan natin. Mahirap talaga yung balansing dahil work takes up so much of our time. Hindi lang naman ako, pati si Lisa, marami talagang ginagawa. So, we try to find, 5 minutes here, 20 minutes there, we keep together maybe. Basta whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Oh, ang kasunod na tanong, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? We have date night every Wednesday. Hmm. We choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? At home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things to lessen the stress. To lessen the stress. Okay din yung lalabas-labas minsan, di ba? Makalasap man kayo ng sariwang hangin, di ba?
para ho gumaanggaang naman ho ang inyo pong mental health. Mabawas-bawasan po. Mag-declog po kayo ng stress. Magbawas ho kayo ng stress. Kailangan ho natin yan. Diba? Medyo nawawala na ho yan eh. Mga ganyan po. O, diba? Oh yeah, speaking of stress, si Ate Hiyas. So, nagbabalik po si Ate Hiyas. Pwedeng ready na po para sa Valentine's Day. Alright, sa pagpapatuloy ho ng ilang pa mga balita, and speaking of Valentine's Day, presyo ho ng mga bilihin nga pala, mahalaga-mahalaga po ito. Bukod ho sa presyo ng bulaklak at presyo ho ng bouquet ho ng bulaklak o tsokolate, ang presyo ho, mahalaga ho ito, pagkain, natural. Eh, yung presyo ng mga gulay, presyo ng karne, pero unahin muna natin itong sibuyas. Sa Pangasinan po, ang presyo ng sibuyas sumansan. Sa Mangaldan Public Market, nasa 40 hanggang 50 pesos na po ang presyo ng kada kilo ng puti. Naabot ho sa abot naman sa 70 pesos ang kada kilo ng pula. Batay sa datos ng Department of Agriculture Region 1, 16% hanggang 41% ang ibinaba ng presyo ng sibuyas sa rehiyon dahil nga po nagsisimula na ho rin sila mag-anihan. Ah, ganun ba yung mag-anihan yan? Kung din ito, inaasang sasadsad pa ang farm gate price ng sibuyas sa susunod na buwan at Abril na peak season po yan o rurok po yan ng anihan. Pinoy Gising! Plano naman ng Agrarian Reform o ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na palakasin pa ang performance ng DAR sa pamamahagi ng lupa ngayong taon. Ginawa ni Secretary Estrella ang payag makaraang ang papurihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisikap ng nasabing gagawaran na mahigitan ang target ng pamamahagi ng lupa noong nakalipas na taon. Batay sa datos, sumabot na sa mahigit 2,500 e-titles, ilan titles ang naipamahagi ng agrarian reform o naipamahagi sa agrarian reform beneficiaries na saklaw ng nasa 3,500 ektaryang lupa sa Davao Region pa lang yan. Dapat ito nahigitan nito ang nasa 50,000 target na pamamahagi ng lupa at mayroong higit 90,000 land titles na iginawad ng DAR. Nakinabang dito ang mahigit 98,000 magsasaka at beneficiaryo sa buong bansa. Pinoy Gising! Samantala, bumaba naman ang level ng tubig sa Angat Dam maging sa pito pang water reservoir sa Luzon. Busod nga ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa, patuloy ang pagbaba ng water level. Ayon sa PAGASA, umabot na lamang, sumansad na ho sa 209.10 meters ang water level sa Angat Dam. Kahapon po ito hanggang kahapon. Umabot naman sa 77.70 meters ang water level sa La Mesa Dam. Nakapagtala rin, bumaba rin, patuloy din ang pagsadsad ng level ng tubig sa San Roque, Pantabangan, Kaliraya, Ambuklaw at Binga Dams. Nasa naman bababa pa ang water level sa mga nabanggit na water reservoir dahil sa kawalan ng ulan, bunsod nga ng tumitinding epekto ng El Nino. Pinoy Gising! Samantala, pinagpapaliwanag naman ang grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP, ang National Irrigation Administration o NIA, kung saan napunta ang bilyon-bilyong pisong budget para sa irigasyon. Ito sa kabila ng ilang beses na pagdaragdag sa budget ng irigasyon nitong mga nakalipas na taon. Ayon kay KMP Chairman Danilo Ramos, Nobyembre pa lamang noong nakarang taon nagsimulang maramdaman ang mga magsasaka ang epekto ng El Nino phenomenon at inaasang lalala pa ito sa mga susunod na buwan. Dahil dito maaarihan niya maapektuhan ang 20% ng mga sakahan sa buong bansa. Putsod ng kakulangan ng patubig sa laluho sa Central Luzon. Bigyang din pa ni Ramos na kapag nagpatuloy ang ganitong problema ay hindi makakamit ng NIA ang target na rice self-sufficiency pagsapit ng taong 2028. Pinoy Gising!
Alright mga katodos, tayo po ay naubusan na po ng oras. Masapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayon pong araw na ito ng Lunes. Pero bago ho namin kayo bitawan, ay pasadaan ho muna natin ang isa pong patama quote for the day. Hindi sapat ang simpleng sorry. Dapat laging may kasamang pagbabago yan. Ay siyang tunay naman, aanhin mo pa ang salitang o aanhin mo pa ang kapatawaran kung wala namang kaakibat na pagbabago. Yan po ay may kaakibat na pagbabago. Pagpupursige na magbago at ituwid ang mga nagawang pagkakamali. Anuman ho ang sitwasyon, anuman ho ang nagawang kasalanan, dapat may kaakibat po yan na pagbabago. At ngayong araw ba ito? Sige, batiin ho muna natin ang isa pong maligayang kaarawan, si Wilmer Cham Contehino. Happy, happy birthday! Anak po yan ng ating pong veteran na engineer na si Engineer Wener Contehino. Happy, happy birthday! At sa lahat po ng magdiriwang ng kanikanilang pong kaarawan, ngayon pong araw na ito ng Lunes, happy happy birthday po sa inyo mga katodos. Patiin lamang din natin ng happy listening, happy viewing yung ating po mga suking taga-subaybay na katutok po sa YouTube live streaming po natin, yung DWIC. Napin nyo lamang po yung DWIC. Search nyo po, i-click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating impila may todong lakas. Good morning, sina Ate Annette Alegre D. Mga suki po nating taga-subaybay. Mula ho sa Ibayong Dagat. Good morning. Oh, may papabati ka? Si Bonbon daw, anak po ni Ate Hies, may pantalon. Good morning din kay Kuya Genesis Chavez. Si Rocky Arce, good morning din. Ate Susan G, Susan Neronimo, Kuya Nelson Malinaw, marami pong salamat. Si Jaylon, good morning din po sa inyo. Mga Elizabeth Kamaing, mga Gisingero, Ideosia Sigawa, Mike Montero, good morning ha. Si Albert Hernandez, marami po salamat sa inyo pong pagtutok. Alright, tayo po ay pansamantalang nagpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw 23. Ito po ang inyong lingkod, Runa Sino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang arangkada balita kasama si Ms. Judith Estrada Larino at Mayan Day Palma.